Magandang umaga. Narito muli ang inyong lingkod, Mr. Gary C. Tabungar, Paranaque National High School, Kagawaran ng Araling Panlipunan, Guro, Araling Panlipunan 10. Welcome sa panibagong video sa ating asinaturang kontemporaryong issue. Mahalagang pag-aralan ang mga kontemporaryong issue sa liwanag at kaalaman na may kinalaman sa lipunan o mga mamamayan na bumubuo nito. So sa oras na ito, pag-usapan natin, ano nga ba ang kahulugan ng lipunan? Ito'y tumutukoy sa mga taong sama-samang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may isang batas, tradisyon, at pagpapahalaga. Tingnan din natin kung paano binigyan ng kahulugan ang salitang lipunan ng ibang mga tanyag na sosyologo. Nandiyan si Emil Durkheim, Karl Marx, at Charles Cooley. Una, ayon kay Emil Durkheim, ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang mga pangyayari at gawain. Dahil nga ang lipunan ay binubuo ng mga tao na may buhay, mga gawain at pangarap, tuloy-tuloy ang mga pangyayari at kaganapan sa isang lipunan. Sinabi rin ni Durkheim na ang lipunan ay tuloy-tuloy sa pagkilos at pagbabago. Nakita naman natin sa nakaraang at nakalipas sa panahon ang mga pagbabago. Halimbawa, dati ang nagtatrabaho ay tatay lang. Then dumating sa panahon na parehas magulang ay kailangan na magtrabaho. At may mga pagkakatao pa nga na ang tatay ay naiiwan sa bahay para siya ang gumanap ng mga gawain bahay at ang babae at nanay naman ang nagtatrabaho. At pinagpatuloy ni Durkheim na ang lipunan ay binubuo ng magkakaiba subalit magkakaugnay na mga pangkat at institusyon. Gaya nga ng isang aktibong lipunan, ito iba-iba ang grupo at pangkat, pero ang bawat isang pangkat ay magkakaugnay at mayroong koneksyon o relasyon sa bawat isa. Makakamit ang isang maayos na lipunan kung ang bawat pangkat at institusyon ay gagawin ng maayos ang kanyang tungkulin. Ayon naman kay Karl Marx, ang lipunan ay tunggalian ng kapangyarihan. Dito nabubuo ang pag-aagawan ng mga tao sa limitadong pinagkukunang yaman para matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa tunggaliang ito, nagiging makapangyarihan ang pangkat o individual na kumokontrol sa produksyon. Bunga nito, nagkakaroon ng pagkakaiba at hindi pantay na antas ng mga tao sa lipunan na nakabatay sa yaman at kapangyarihan. At nasaksihan na nga natin kahit sa panahon natin na ang kayamanan ng mundo ay napupunta lamang sa mga mayaman kung sila ang kumokontrol sa produksyon at sa mga pinakukunang yaman. At karamihan ng mga tao ay mga empleyado na nagtatrabaho lang sa kanila. Ayon naman kay Charles Cooley, ang lipunan ay binubuo ng mga tao na may makakawing, naugnayan at mga tungkulin. Bagamat iba-iba ang ginagawa, iba-iba ang tungkulin ng bawat membro ng institusyon at grupo, ito ay may pagkakaunay at may relasyon sa bawat isa. Naunawa natin at higit na nakikilala ng tao ang kanyang sarili kapag siya ay nakikisalamuha sa iba pang membro ng lipunan. Makakamit ang kaisang panlipunan kung magkakaroon ng maayos na interaksyon ang mga mamamayan. Tama nga ito na ang punto na kailangan nga na ang bawat membro ng lipunan, bawat membro ng pangkat at institusyon ay umayon sa mga batas, panukala o sa mga pinapatupad ng institusyon at grupo na yon para sa ikatatagumpay at kaayusan ng lipunan. Ngayong oras nito, pag-usapan natin ang may dalawang mukha o anyo ang lipunan. Una, istrukturang panlipunan. Pangalawa, kultura. Ang istrukturang panlipunan ay may kinalaman sa ayos, komposisyon o bumubuo sa lipunan. Samantalang ang kultura naman ay may kinalaman o tumutukoy sa paraan at kahulugan ng pamumuhay ng mga mamamayan sa lipunan ito. Sa video ito, ang pag-uusapan na natin ay may kinalaman sa istrukturang panlipunan. Merong apat na elemento ang istrukturang panlipunan. Una, institusyon. Pangalawa, social group. Pangatlo, status. Pang-apat, gampanin o role. Una, institusyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ito? Ang institusyon ay tumutukoy sa isang organisadong sistema
ng ugnayan sa lipunan. At meron tayong limang institusyon. Una, pamilya. Pangalawa, paaralan. Pangatlo, ekonomiya. Pang-apat, pamahalaan. At panglima, relihiyon o pananampalataya. Isa-isa yung pag-usapan natin ito. Una, pamilya. Ang kauna-unahang institusyong nilikha ng Diyos. Batayan ang unit ng lipunan, pinakamaliit na samahan sa isang bansa, pero pinakamahalaga. Kung walang pamilya, wala rin mga kasapi o bubuo sa ibang institusyon. Dito, unang natutunan ng isang tao ang maraming bagay. Natutunan niya pumilos, magsalita, natutunan niya mga magagandang asan, natutunan niya pahalagahan, mahalin at magmahal, at marami pang iba. Maraming issue na may kinalaman sa pamilya na nangyayari sa kasalukuyang panahon, lalo na sa issue ng pag-asawa, nandyan yung hindi na pagpapahalaga sa iba, sa kasal, o nagsasama na walang kasal or live-in. Meron namang isinusulong ang tinatawag na same-sex marriage at kung ano pa. Kaya kung meron man tayong dapat pahalagan at ingatan at panatilihin ang kapayapaan, yan ang pamilya. Pangalawa, paaralan. Plano at pangarap ng mga magulang na ang kanilang anak ay pag-aralin upang sa pamamagitan ng paaralan o institusyong pagkatuto, dito matuturuan, mahuhubog ang mga bata sa maraming bagay hanggat sapitin niya at makatapos siya sa kanyang pangarap na kurso. Pangatlo, ang ekonomiya. Napakahalaga ng ekonomiya sa buhay ng tao. Araw-araw sa ating pagkonsumo, paggamit, pagbili, ay ito'y kasakop ng ekonomiya. Pagbabudget ng magulang sa kanyang sweldo tinatanggap, pagtatrabaho ng magulang para mayroong itustos at pambili at pambayad ng mga bayarin, ay bahagi ng ekonomiya. Nandiyan din ang pagsisikap ng mga anak na makatapos sa pag-aaral upang balang araw ay magkaroon sila ng magandang buhay, ay bahagi pa rin ng ekonomiya. Pang-apat, ang pamahalaan. Napakahalaga ng role o gampanin ng pamahalaan sa buhay ng tao. Ang pamahalaan na nag-aasikaso, nagsasagawa ng kaayusan sa lipunan, siya ang gumagawa at nagpapatupad ng batas, katulad ng batas sa trapiko, bagamat talagang sobrang traffic sa kapanahon natin ngayon. Ang Pangulo ng Pilipinas bilang pinakamata sa Pinuno, kasabay ng iba pa mga opisyal ng pamahalaan, katulad ng Congress, nandiyan din ang local government unit, ang ating governor, mayor at barangay captain, ay pinapatupad nila ang mga batas at kaayusan para ang lipunan ay manatiling organisado at naayon sa mga batas, tradisyon at pagpapahalaga. At panghuli, ang pananampalataya o relihiyon. Lahat ng tao, lalo na dito sa Pilipinas, ay mayroong relihiyong kinabibilangan. Ang relihiyon ay napakahalaga, lalo na kung ang relihiyong ito ay nagtuturo ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa tao ng mga bagay na gawin ang tama, mga bagay na maganda, mga bagay na hindi lamang tungkol sa mundo sa lupang ito ang paghahanda, kundi sa mga bagay din sa kabilang buhay. Sa pamamagitan ng relihiyon, ang mga kasaping ito ay tinuturuan maging mabuting anak, tinuturuan maging mabuting empleyado, tinuturuan maging mabuting mamamayan. At malaki ang may tutulong ng relihiyon sa lipunan. Nakita natin ang institusyon. Ulitin ko, ang lima institusyon ay pamilya, paaralan, ekonomiya, pamahalaan, at relihiyon. Dumako naman tayo sa pangalawang elemento na istruktura ng palipunan, ang social group. Ano nga ba ito? Ito'y tumutukoy sa dalawa o higit pang tao may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa o bumubo ng isang ugnayang panlipunan. Ang social group ay nauuri sa dalawa. Una, ang primary group. Pangalawa, ang secondary group. Ano nga ba ang primary group? Tumutukoy ang primary group sa malapit at impormal na ugnayan ng mga individual. Itong mga individual nito ay binubo lamang ng maliliit na bilang. Halimbawa, pamilya. Palibasa, binubo lang ito ng tatay, nanay, mga anak. Ay ito ay napaka-basic sample ng primary group. Ano naman ang secondary group? Ito ay binubuo ng mga individual na may formal na ugnayan sa isa't isa. Karaniwan nakatuon sa pagtupad ng isang gawain ang mga ganitong ugnayang panlipunan. Halimbawa, ugnayan o relasyon ng amo
sa kanyang mga manggagawa o empleyado. Inaasahan sa amo na siya ay magiging mabuti at fair sa kanyang mga manggagawa, lalo na sa pagbibigay ng mga privileges at lalo na sa sahod. At inaasahan din mula sa mga manggagawa o mga empleyado na sila ay magtatrabaho ng maayos, magiging tapat at pagbubutihan nila para sa ikauunlad ng kumpanya na kanilang pinagtatrabahuan. Narin din ang halimbawa ng ugnayan ng mga manggagawa sa kanyang kapwa manggagawa. Sabi nga sa trabaho, kailangan natin ang tulong din ng ating kapwa manggagawa. Pwede tayo mag-share o magbahagi ng ating alam upang sila din, meron silang alam, ay magbahagi din sa atin para din sa ating ikakaulad professionally. Then, pag-usapan natin ang pangatlong elemento na estrukturang panlipunan, ang status. Ano nga ba ang status? Ito'y tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang individual sa lipunan. Ang ating pagkakilanlan ay naiimpluwensya ng ating status. Mayroong dalawang uri ng status. Una, ascribed status. Pangalawa, achieved status. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ascribed status? Ito ay nakatalaga sa isang individual simula nang siya'y pinanganak. Walang kontrol ang tao tungkol dito. Halimbawa, kasarian. Pangalawa, pinanganak na mahirap. Pangatlo, pagiging anak ng magulang. Ano naman ang achieved status? Nakatalaga sa isang individual sa bisa ng kanyang pagsisikap. Maari mabago ng isang individual ang kanyang achieved status. Halimbawa, pagiging guro. Pangalawa, mahirap yumaman. Pangatlo, pagiging estudyante. Sa pag-unawa ng ascribe and achieve status, may mga bagay sa buhay ng tao, sa buhay ng mga tao sa lipunan na hindi na natin mababago. So ipagpasalamat na lang natin itong mga bagay na ito na marahil kalooban ng Diyos o ibinigay ng Diyos sa atin para tanggapin at ipagpasalamat. Ngunit may mga bagay na maaari nating baguhin o pagsumikapan. Katulad ng halimbawa kayo na, sa bisa ng pagsisikap, pwedeng ikaw ay pinanganak na mahirap, pero pwede kang yumaman. Marahil ikaw ay estudyante ngayon, ay pwede kang maging isang professional teacher o professional lawyer o kung ano man yung pangarap na kurso na gusto mong pag-aralan at tapusin. Kaya itong status nito ay magiging reminder o paalala sa magiging kilos at desisyon natin sa kasalukuyang panahon at sa mga susunod na panahon. At panghuli, at ikaapat na elemento na strukturang palipunan, gampanin o roles. Ano ang kahulugan ng salitang ito? Tumutukoy ito sa mga karapatan, obligasyon at mga inasahan ng lipunan na kaakibat ng posisyon ng individual. Sinasabi na ang mga gampaning ito ang nagiging batayan din ng kilos sa isang tao sa lipunan na kanyang ginagalawan. Nagkakaroon ng kabuluhan, katuturan at kahalagaan ang pagiging membro ng isang institusyon o pangkat sa mga gampaning ginagawa at inaayos. Katulad nga mula sa pamilya, paaralan, ekonomiya, pamahalaan at reliyon, bawat isa na bahagi at membro nito ay may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad. At ganoon din naman mga karapatan na maaaring asahan. Inaasahan ng lipunan na ang bawat isang kasapi ng mga pangkat at institusyon ay gaganap na may katapatan, kaayusan at kasipagan sa mga gampaning itinalaga sa kanya ng lipunan. Ang kaayusan ng lipunan ay nakasalalay sa pagganap at pagtupad ng bawat isa ng kanyang gampanin na tinalaga sa kanya ng Diyos, ng pamahalaan, ng ekonomiya, ng pamilya, ng paaralan, dahil lahat ng ito ay bumubuo sa tinatawag na lipunan. Nawa naging maliwanag sa inyo ang tinalakay natin na kahulugan ng lipunan at ang istrukturang panlipunan. Sa susunod na video ay pag-uusapan naman natin ang kultura ng lipunan. Maraming maraming salamat po sa Diyos ang lahat ng kapurihan.